What's up sa inyo mga kabiyahero? Nandito tayo ngayon sa... Anong system ko? 19. Anong street gate to? Ano to? Hindi ko alam ang street na to kasi bagong-bago lang kami. At pupunta kami ngayon sa isa sa pinaka-famous na places dito sa Hungary. Ang tinatawag naming Parliament. Tama ba, Brad? Parliament? Parliament. So ngayon dito, naghihintay kami ng bus na kung saan papunta doon. So halika, tignan natin dito ang bus. Dito kami pupunta. Usok ka. Dito. From, dito kami ngayon sa rain break. Huwag may ganyan kasi nga papangin. Dito kami pupunta. Hanggang sa? Hanggang saan? Hanggang saan, Jay? Hook, sok? Saan yun? So yung number 5. Dito. Dito kami pupunta. So, mga kabiyahero, so abang-abang lang tayo at mamaya-maya ulit dahil nagtitingin na yung mga tao at wala akong pakialam, bahala sila. Okay. Okay, let's go. Let's go! So welcome back mga kabiyahero. Dito nga pala, ang bus dito ay kakaiba dahil parang ano to eh, parang relasyon ni JR tsaka ni Missy. Mahaba. Ano dito, J? Parang relasyon yun ni Missy. Ano? Mahaba. So itong 30, mahaba yan yung bus na yun. Kunin mo nga yung bus, Brad. Kasi ngayon dito kami pasakay. At kailangan namin, yan, yan yung bus na yan. So ngayon, sasakay kami. At, may ticket. Yung ticket ko ay nandito. So, bigyan mo na. So, ganito nga kahaba dito. Napakaluwag ng bus. At napaka-easily yung transportation. But bayad. Ang bayad pala dito ay puros ticket lang. Yan. So, nagsasalita sila ngayon ng kanilang mga lingwahe. Hindi natin mo. So, pakita mo yun doon, Paul? Pakita mo doon, Paul? Yan. So, mamaya ulit, pupunta na tayo sa Parliament. Saan tayo ba? Ha? Usugtad sa Gutad. Baba kami sa Gutad. Minidoro ulit. Close na. Close na. Hey, ano? Close na. Ayan. So, mga kabiyahero, doon tayo pupunta. Sa Hoxoktel. So, tatlo na lang. Sa Hoxoktel, di ba? Pinaplash. Yan. Pinaplash kasi dyan. Yan. Yan. So, kaya tayo pupunta. At syempre, para pumara, pipindutin mo yung stop na yan. Yan. So, later on eh. So, what's up mga biyero? Dito pala tayo bumaba ngayon sa Museum of Ethnography. So, ayan siya. Pakita mo, Paul. Yan yung Museum of Ethnography. Isa yan dito sa Dinadayo, sa Hungary. So, ngayon, kasi ang kagandahan dyan ay yung museum na yan, pag nakita mo sa labas, ay elevated. So parang aakyat ka, aakyat pa naog. So kita nyo naman ang mga kasama, si JR at si Mark. So tara, samahan nyo kami at ipapakita namin sa inyo yung ganda ng museum na ito. So let's go. So mga repa, nakikita nyo to, elevated siya. So hagdan po yan, hagdan yan. Mamaya makikita nyo, garden din yan. So dito nga pala, may mga places na pwede ka mag-gym. Pwede kang mag-badminton, pwede kang mag-sepak takraw, mag-luksong tinik, lahat ng laro pwede dito. So, kita niyo yung mga tao doon, no? Sila ay merong naglalaro ng tambo-tambo, nagluluksong baka, at nagpipiknik din sila. So, sa baba niyan, mga offices. And then, ito, makikita niyo parang maze. Maze yung kanilang ginagawa. Nakita niyo na may naglalaro ng badminton o may nagtatago-taguan. O yan, oh kita niyo naman. At kita niyo yung kulay nila, ibang-iba sa kulay ko. So pakita mo yan, no? So nakikita niyo yan mga kabiyahero. Ayun no. Yun, doon tayo aakyat ngayon. Parang daig pa yung Great Wall of China yung haba. So hinahanap naman yung aming mga kasama. So yun nga pala sila. Ito yung elevator na sinasabi ko. Ang ganda diba? Picture mo ako dun? Picture ako kita. Sige, picture ako muna si Paul. Mamaya na ulit. Arepa! So tapos na tayo picture dito sa gawing ito. So ngayon, pupunta naman tayo doon sa gawing yon. Pero meron dito maze eh. Maze puzzle. Oh, may mga maze puzzle dito at may binabalak itong kasama kong isa. So, pupunta tayo doon ngayon
Pupunta tayo at lalakad tayo sa Great Wall of China. Susubukan natin lumakad doon sa paakyat bago tayo magka-picture ulit sa garden na yan. So ang tawag dito ay Museum of... Ito ay Museum. Okay, tara! Sa mga kabiyahero, mga repa. So tapos na nga tayo doon sa elevated na hagdanan. So nandito tayo ngayon sa isa sa mga dinadayo ng mga turista dito sa Budapest. Ito ang tinatawag nilang Hero Square. Ito muna agad po, ang Hero Square ko nila. Ayan. Ayan. Kita nyo naman kung gaano kalinis yung Hero Square. Diyan, bawal magtapo ng basura, bawal dumura, bawal umihi, bawal tumae, bawal magtapo ng basura. So, at kung ano-ano pa. So, mini-maintain talaga nila yung kalinisan dito. So, tara! So, mga repa, nandito na nga tayo. Malapit na tayo sa... ito na palang heroic place. So, pupunta lang natin kung ano yung itsura pag-close-up na. So, nakikita nyo naman, lahat nandito sila naglalaro. So, nagsiset up sila ngayon dyan kasi mamaya sasayaw kami dyan ng waka-waka ee. So, yan, kita nyo. Angel, mga cavaliers kasi kung hindi nyo tatanong, ang mga European country dati nung unang panahon nung 1530s, mga ganun pa, mahihilig sila sa mga kabayo, mga kabalyero ang tawag doon. So sa mga gustong pumunta sa Budapest, ay highly recommended na pumunta ho kayo ngayon sa heroic square na ito, na kung saan kita nyo naman, nandito si John Lloyd Cruz, yung nakadilaw. John Lloyd Cruz yan. Ay, hindi pala. So, nandito rin si Bimbol Rocco. Kitang-kita nyo naman. Parang nandito lang kayo sa Pilipinas talaga. So, ayan. Nandyan din si Anna. Anna Marie. Sure. No worries. No sure, worries. Sure. No worries. Matteo. Matteo, cari. Cari che c'è il signore. Cari. So, kukunan mo natin sila ng picture. Kikin ko rin yung taas. Eh, baba ka. Bilang ka. Ready? Want horizontal? Okay. I just want to take that as well. Okay, uno. Dos. Tres. One more. Uno. Dos. Tres. One more time. Okay. Another one. One, two. There you go. Thank you. Please check. See? If you don't like it, then I will take it. So, mga biyero, pa tayo ngayon na nandito tayo sa side of the train. So, hindi tayo natin yung train na pupunta. Ito ang pinakamatandang trend dito sa Budapest. Tara, samahan niya tayo. So, mga repa, malapit na nga pala tayo dito sa pupunta natin. Dito na pala tayo sa Octagon. So dito tayo bababa dahil sasakay pa tayo ng isang trend. Sasakay pa tayo ng isang trend mapuntang pabla. So tara! Medyo kapit na. Mga repa, hindi namin naabutan yung isang train. Pero dito, unlimited yung train dito. So ito, dito kami sasakay ngayon. Kita nyo naman ang haba niya. Isa sa pinakamahabang train na sa buong mundo. Ang Budapest. Nandiyan tayo? Nandiyan tayo, walang tao. Yan, dito na siya walang tao. So kita nyo naman na maganda-ganda mo yung puhan. Tapos matusun yung pagbukas. Dito yung bubuksan. So this is our last train na sasakyan namin. At diyan yung station baba rin. Ha? Marketing. Close na. Marketing. So, ha? Close. O mga repa, voice over muna tayo.
Oo nga pala, nakababa na kami dyan, nandyan na kami sa Parliament. Kaso, itong aking kasamang si JR ay gusto niya makita. Hindi pala, gusto niya palang ipakita ang dancing fountain na kung saan ay nag-iiba ang kulay. So, ayan, pupunta na namin. Check natin. What's up mga kabiyahero? At nakita nyo naman, ayan na yung dancing fountain. Talagang totoo nga, umiiba nga ang kulay. Alam nyo ba na meron pang music yan? Minute ko lang kasi baka tayo ay magkaroon ng copyright. So, sa bawat paggalaw ng tubig, sa kanilang pagsayaw, ay talagang ugmang-ugma doon sa music na kanilang pinapatugtog. So, ayan, damhin nyo, tingnan nyo ang ganda ng dancing fountain nila. So, siguro ang ginastos dito, mga 70 million pesos. Yan, so, sobrang ganda talaga pag nakita nyo pa. O mga repa, tara, ipapakita ko na sa inyo ang castle. Dito pa lang, talagang tanaw na ang ganda. So, tara! So, nandito na nga tayo mga repa. At ito nga pala ang bahay ng hari. So, ayan, pakisum nga naman, Paul. So, napakaganda. Sa bandang kanan naman, ang bahay naman ng prinsipe. Kita nyo kung gaano kaganda. At ang gitna naman, ayan ay iglesia. So, grabe, isa ito sa pinakamagandang tanawin na nakita ko sa buong buhay ko. So, papano mga kabiyahero? Hanggang dito na lang. At samahan nyo ako patuloy sa buhay ko dito sa Europa. Ang buhay ni Pete. Bye!